Ayan mga kaibigan, mga katropa, kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Shout out po kay Coach Edmond Villamor para po sa kanyang napakagandang content, boxing content. Ito, labanan po ni Jeyo Santisima versus Jack Tipora. Ito na naman yung principle po natin ng iron sharpens iron. Nagpapatibayan po itong dalawa. Okay, kung maalala po ninyo, no, yung huling laban ni Jack Tipora versus Iskandon, yun nga po yung nasingitan siya sa kanan liver shot, no, kung di ako nagkakamali, at yun nga, napalukod siya sa first round. At dahil lang nga rin yun sa 2 weeks notice yata o 3 weeks notice lang. So, meaning to say, hindi talaga siya nakapaghanda. Minsan po kasi hindi rin may iwasan talaga yung mga ganung pagkakataon. Kaya siguro, sa akin ha, opinion ko lang po ito. Dapat yung mga fighters na may mga inaasahang mga bigla ang laban, dapat ever ready po sila eh, para maiwasan yung ganung mga pagkakataon. Kasi maraming beses na pong nangyayari yan. Biglang may 2 weeks notice, replacement ka, hindi mo inaasahan, tapos hindi ka preparado. Diba? May mga maraming beses pong ganun ang pangyayari. Kaya pag natalo, syempre lamang po yung ano doon eh, yung preparado. Ganun po talaga yan. So what I'm saying is, dapat ang isang boksingero, lalo na yung may mga championship title na at may mga inaasahang laban, hindi man scheduled fights, yung mga replacement fights, dapat talaga laging handa. Yan. So regarding Jeyo Santisima naman, Jeyo Santisima naman, ang huling laban po niya, kung di ako nagkakamali, ay versus Emmanuel Navarrete. Napakagaling po nun. Hindi lang magaling, kundi volume puncher talaga. Saka yung stamina, grabe. Parang hindi nauubusan ng hangin eh. Kumbaga sa music band, air supply. Grabe ang pondo ng hangin nun. Ayan. Nung maalala ko po, no, nung laban nila ni Santisima versus Navarrete, unang dalawa or unang tatlong rounds, agresibo pa si Santisima eh. Siya yung umuopensa. At may mga instances na tinatamaan niya sa bodega si Navarrete. Kitang-kita po yun, maliwanag. Pero itong si Navarrete, talagang ano rin eh, makunat din, kaya niyang tumanggap ng suntok. Bukod sa grabe yung stamina, makunat din talaga si Navarrete. Ang isa pang naging bentahe ni Navarrete na nakita ko doon, epektibo siya sa distance fighting. Hindi siya basta-basta lumapit kay Santisima that time eh. Aatras siya, tutukudan niya. Tapos laging naka-block yung kamay. Either nakaunat. Lagi siyang malayo agad. So hindi siya basta-basta nasasapol ni Santisima sa ulo or sa panga. There was one time tinamaan siya sa leeg, yung napatras siya sa ringside. Pero kung sa panga siguro tumama yun, maaaring knockdown si Navarrete doon. Kaso sa leeg tumama. Tapos yung mga body shots na pinakawalan ni Jeyo Santisima, kitang-kita naman na tumatama talaga kay Kanyon, Navarrete. Pero yun nga, kaya niyang tumanggap ng suntok. At ang ano pa kay Navarrete, gaya ng nasabi ko, parang hindi napapagod. Pag nakakasilip palalo ng pagkakataon, talagang pinapaliguan niya ng suntok ang kalaban. Hindi lang kay Santisima, kahit yung mga
nakaraang mga nakalaban niya. Ganun ang laro ni Navarrete. More on distance fighting si Navarrete. Ginagamit niya yung bentahe ng haba ng pata niya eh. Oo. Magaling, magaling yung strategy. Saka lang naman siya magko-close fight or lalapit ng todo sa kalaban. Kapag nakita niyang grogi na yung kalaban, yun, pupulbusin na niya ng suntok. Ayun. Tapos sa laban nga po na yan, ni Navarrete sa kanis Santissima, nakita natin na nung mga bandang 7 hanggang 11 rounds, parang bukod sa mga tinamong suntok ni Santissima, syempre may kasamang hilo na yun, napansin natin na pagod na rin siya eh. Kumpara kay Navarrete ah, dun sa stamina ni Navarrete, sa aking opinion, talagang matindi yung air supply ni Navarrete. Kaya naman 11th round lang umabot yung laban na yon. Stoppage na yun nangyari. Umawat na yung referee. Pero in fairness naman kay Santissima, talaga namang nagpakita siya ng magandang laban. Yun nga lang, yung mga solid na suntok niya, lalo sa yung pangapatama niya sa ulo, intention niyang patamaan sa ulo or sa pangas ni Navarrete. Ayun, tinamaan niya ata sa batok si Jack Tecora. Ayan, balik tayo doon. Hindi niya nasusolid ng patama sa panga or sa temple sa sentido si Navarrete. At kung bibilangin natin yung suntok ni Navarrete, talaga namang volume. Parang 4:1. Apat na suntok ni Navarrete, isang suntok ni Santissima. Kaya kahit sa puntos ang pagbasehan, lamang po talaga si Navarrete doon sa puntos. Yan. So, kaya para kay Mark Magsayo, ang pinakamabigat sa division niya, hindi si Gary Russell eh. Para sa kanya, sa opinion niya, ang pinakamabigat si Navarrete. Yun ang kanyang opinion. Yan. Shout out pala kay Mark. Nipi ko Magsayo. Yan. So, nakakatawa po itong ginagawa ni Jack Tepora. For sure natuto sila sa mga pagkakamali nila at naniniwala ako na itong paghahanda nila is syempre to become a better fighter para harapin muli yung mga susunod nilang laban, lalo na itong mortal nating mga kaaway na mga Mexicano. Yan. Wala lang po akong balita ngayon kung kailan ang susunod na laban ni Santissima, no? Wala pa akong balita. Si Jack Tepora, wala pa rin po akong balita kung kailan ang susunod niya ang laban. Pero gaya nga po ng nasabi ko, bagaman wala ka pang scheduled fight, dapat talaga laging handa ang isang boksingero. Para kung masurpresa ka man, may 2 weeks notice or 3 weeks notice, preparado ka. Diba? Yun po yung maganda. Parang baterya. Ever ready. Ayan. Kung napansin po ninyo sa laban na to, talagang pukpukan din eh. Lumalabas yung diskarte ng dalawang boksingero. At may mga nakita rin tayong patama ni Santissima sa bodega ni Jack. Yung subukan niya siguro kung okay na ba yung bodega mo, Jack? Tinetesting niya eh. Sinisikwat-sikwat niya. Pero, ayun, kaya naman tanggapin ni Jack Tepora. Mukhang pinatibay na talaga ni Jack yung kanyang sikmura or bodega. Magaling, magaling pares ng fighters na to. As a matter of fact, hindi naman magiging world champion to mga to kung hindi sila magagaling. Yan nga lang, nagkataon na mapibigat din talaga ang mga Meksikano. Kaya naman itong mga boksingero nating mga kababayan ay kailangan talagang consistent sa training. Kahit nasa vacation mode, dapat hindi mawawala yung pagpapapawis, hindi dapat magpapabaya sa timbang.
Opinion ko po yan. Ayan o. Ganda. Kung doon po sa laban ni Santissima saka kay Navarrete, kung nasabayan ni Jeyo yung stamina ni Santissima, ni Navarrete doon, tapos mas sinipagan pa niya yung pagbato ng suntok para close lang yung points kung sakali, eh may panalo rin po si Jeyo doon eh. Kaso yun nga, 4-1 ng palitan ng suntok. Lalamang, lumamang talaga sa points si Navarrete bukod dun sa naging stoppage, kasi nung 11th round hindi na ganong rumi-responde si ano, si Santissima, kaya inawat na ng referee. Itong dalawang fighters na to, alam ko gutom na sa laban to mga to, kaya puspusan ang paghahanda nila, gaya ni Prince Albert. Yan, isa ring gutom sa laban yan, at sigurado itong tatlo na to mag-uuwi ng panalo sa mga susunod nilang laban. Kailangan lang nila tuloy-tuloy na training, positive mindset, bawal tamarin. Ayun. Ayan mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong oras at sa suporta, sa lahat ng subscribers, maraming salamat po. Bye.